kalaban nila ay magserbisyo raw sa bayan. Iaalay daw ang lahat sa madlang nais pagsilbihan. At ngayon, sila ang kikilalanin nating mga lumiligaw sa ating boto para sa darating na eleksyon, iba't ibang personalidad na tumatakbo sa iba't ibang posisyon para sa iba't ibang lugar bilang tao, sa loob at labas ng politika. Habang sila'y nakaupo sa upuan ng katotohanan, dito sa edisyon ng Kandidatos Got Talent. Ay, ang ganda ng gate ni Senator Honasan. Malalaman natin ngayon, house raid ang mangyayari. Ano kaya ang talent? Oh, hello! Oh my God! Senator Honasan! Ano nga po sa inyo? Ito ay bahay ng aking late father and mother, no? Oh, wow. Dito ako lumaki. Ah. Naglalakad ako hanggang Project 4 papuntang UP, 3 semesters, no? Totoo! Natapos niyang bayaran ito from a GSIS loan 1 month before he died. Ganon katagal! Samantalang, alam mo, Rina, siya ang chief security ni President Magsaysay at wow. President Garcia. So kung nakapuesto siya, talagang hindi siya nangurakot kasi ang tagal bago niya nabayaran yung bahay. Ang binta nga sa kanya, unexplained poverty. Totoong unexplained. So batang Marikina talaga kayo? Batang Marikina, anyway, pero pinanganak ako sa Baguio. Sundalo kasi yung father ko. Oh, that's so, why. So, yung mga magulang ko naman, Corina, ay magkarating bayan lamang sa Sorsogon. So, Bicolano, Kandan, okay. Natin, Corina. Sa pahintulot mo, ako mauna para akong guide mo. Oh my gosh! It's a band room. Perform na kanina yung The Primo Band. Introduce the Primo's band on the drums. It's Midori. On percussion and keyboards and vocals, that's Arco. On the guitar and strings, that's Liam. And vocals and keyboards, Stina. The Hey Primo band is actually a 5-man band. We're missing one, no? But he's okay. Our Pogi Boy on the vocals. And we want to greet everybody. Everybody greet. Hi, Cousin Indy. Hello, Indy. Hi. So, Senator, maliban sa pagiging sundalo, kayo rin ay mga musikero. Yung mga anak na. Which musical instrument do you play? Totally wala akong... So, ang talent lang talaga ni Senator ay pagiging sundalo. Pipigilin sana kita. Baka sabihin mo, ang talent ko talaga eh. Trying to overthrow government. I was about to say that. Talagang ang gringo Honasan, ano na yan, nasa mga libro na yan ng kasaysayan. Okay, so, aalamin natin ngayon kung ayaw magpakita ni Senator ng kanyang talent, talent na lang ng pamilya niya ang titignan natin. Mga apo. At mga apo. At awesome. Wow! Masasaksihan natin mamaya. Si Gregorio Ballesteros Honasan II, mas nakilalang isang rebelding sundalo. Noong Pebrero 1986, People Power Revolution. Ano ang inyong reflections in the 1980s during that time? Pag nagbabalik tanaw tayo, no? Corina, to me, lost opportunity to introduce fundamental systemic changes. Pinamunuan niya ang magkakasunod na kudeta laban naman sa gobyernong Corazon Aquino. Pero hindi siya nagtagumpay dito. Binigyan naman siya ng kapatawaran ni Presidente Fidel Ramos noong 1992. At sa kanyang naging talambuhay at ang kanyang papel sa kasaysayan, talagang minahal ng publiko. Kaya nahalal sa Senado ng 4 na termino mula taong 1995 to 2004, 2007 to 2019. At sa administrasyon ni Rodrigo Duterte, naging Cabinet Secretary ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Senator Gringo Honasan is in the house.
Dahil ito po'y kombinasyon ng mga tanong ko at mga tanong ng iba pang mga lupon ng mga huradong mga mamamahayag na maraming gustong itanong pero wala sila dito. So ang tanong ni Cheryl Favila na dating TV Patrol producer. So if a Bongbong Marcos wins, you can see yourself working with that administration? With him. Yung tamang gagawin, yung pagpapatuloy ng magandang ginawa ng mga nakaraang administrasyon. I would support that. Yung medyo kulang pa sa improvement, abe, hikayatin ko rin. Pero ang pinaka-importante rito, our problems are economic in nature. Galing din to sa mga nakakausap ko, no? Plus the COVID issue, we're not out of the woods yet. But the first step should be political. The first steps. Yung unang hakbang is, medyo kalimutan natin yung ano, yung color coding, yung nakaraan. Ditingnan natin kung anong gagawin nung susunod na Pangulo. Mula naman kay Nadia Trinidad na pinuno ng ANC, meron na bang naging pagbabago mula nung ipinaglaban ninyo ang kasarinlan mula sa diktadurya noong 1986? Or tayo po ba'y nagchachacha at pabalik at paurong at pasulong paurong ulit? Kahit pa paano may improvement. Pero wala naman nagsabing magiging madali ito. This is work in progress. Na pwedeng tapusin ito overnight, di ba? Tanggalan mo na ng kung anong bagay. Yung mga kababayan natin, huwag mo lang tanggalan ng pag-asa. At yung pag-asa natin ay yung susunod na henerasyon, no? Our children are much better than us. So naniniwala po kayo na mas maayos naman tayo ngayon kaysa dati? Hindi ko sinasabing perfect. Pwedeng naging mas mabilis. Kaya sinasabi ko na baka naman lost opportunities. May narinig kong nagsabi ko rin na, no? You know, we Filipinos, we never miss an opportunity to miss an opportunity. Huwag tayo maubusan ng pasensya. Paano ko ba natin mapapalakas ang internet sa buong Pilipinas? Budget, di ba? Kailangan mag-desisyon yung gobyerno na, siyempre, tulay, kalsada. Gusto mo, imo ka ba yung gusto na nahawakan? Iangkas natin doon. Yung digital connectivity, ICT connectivity. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ang hinahabol namin ngayon is i-connect sa gobyerno yung pinakamalayo, pinakamahirap at pinakamaliit. Parang release ng trend ko rin na, no? Walang trend na kumikita by itself. It's the economic activity on both sides of the tracks. I-connect mo yung pinakamalayo, doon yung munisipyo, doon yung factory, doon yung subdivision. So, yun ang seryosong pagpaplano ng development. So, connectivity, digital. Galing po kay Cheryl Cosim, isang news anchor ng TV5. Sabi niya, what will it take for you to land top 12? God and the electorate. Umaharap ako sa kanila ngayon para desisyon na nila kung ako ay karapat-dapat pang bumalik at may maitutulong pa ako sa ating bansa, lalo na sa kinabukasan ng ating mga anak. Mula kay Wilson Lee Flores ng Philippine Star, ano po ang inyong top 3 priorities kung kayo po ay mananalo? Digital transformation, anti-corruption, bill. Wala tayong panahon para makipag-away sa isa't isa. Ang daming gagawin, ang daming pagtutulungan. Marami kayong tumatakbo sa Senado ngayon. Bakit kayo ang kailangang iboto? Paano ako ay mabuting ama? Di ba? Mabuting lolo. You cannot give but you do not have. Alam mo, tumayo ako sa entablado, sabihin kong magkaisa tayo eh. Paglingon mo eh, nagkakagulo dun sa sarili mong bakuran, di ba? Proud lolo na si Secretary Gringo sa kanyang talented na mga apo. Dito na lang daw niya ilalabas ang kanyang talent. Hindi na niya napigilan ang sumabay na rin sa tugtugan at sayawan. Yono, ang magaling at makisig na senador, nag-enjoy sa bonding nila ng kanyang mga talented apos. Si Arnold L. Vegafria, matagumpay na negosyante ng kanyang ALV Group of Companies at talent manager ng mga sikat na artista sa pelikula at telebisyon.
tumatakbo ngayong mayor ng Olongapo City. Kasama ang aktres na si Claudine Barreto, isa sa kanyang 10 konsehal. Si ALV, batang gapo, lumaki at nagkaisip sa Olongapo. Matagal naman nag-encourage siya ng mga taga-Olongapo na tumakbok. Nung the time nang nagkita kami ni JB Magsaysay, saka ni Mitos Magsaysay, yung Mitos is my congresswoman, they encouraged me na kung pwedeng makatiket ko sila, this is the right time for you to run. That time, umikot ako ng Olongapo bago ako nag-decide. Kita ko talagang madilim na yung Olongapo, nag-deteriorate na yung economy, nag-deteriorate na rin ang tourism ng Olongapo. If you remember before na ang Olongapo ang melting pot, they call it the city of entertainment. Pero ngayon, ang Olongapo parang dinadaanan na lang papunta sa Zambales. Namimigay ng ayuda si ALV sa mga nawala ng trabaho at grabing naapektuhan ng pandemya. Bigas ang kailangan nila. Importante, pagkain araw-araw. Hindi ako tumitigil magbigay ng bigas hanggat may pandemya, hanggat wala pa silang trabaho. Hindi ko alam kung bakit pinatay ang mga poste, ang mga ilaw sa lansangan. Kaya gumawa ako ng paraan para mailawan ko yon na hindi na kailangang magbayad ang gobyerno sa electricity. Kaya nagtayo ako ng mga tinatawag ng mga solar street lights. Paglagay na ako sa mga areas na dinadaanan ng mga tao, sa mga main roads. Mababa na ang ekonomiya, malungkot ang Olongapo, hindi na siya masigla gaya ng dati. So, kung may liwanag sa gabi, nabubuhay ba'y pag-asa? Bibigyan mo sila ng magandang inspirasyon pa kahit alam natin na magagawa pa ng paraan, maaayos pa ang problema sa Olongapo. Binabalik niya yung saya, yung ganda, at ang safety ng Olongapo. Sabi nga, bawal ang tamad sa Olongapo. Pero kailangan ng trabaho. Yan ang number one priority ni ALV. Papaano mo mabibigyan ng trabaho ang mga taga-Olongapo kung hindi ka magtatayo ng negosyo sa Olongapo? Mangyayari niyan, i-encourage mo ang mga malalaking negosyante, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa labas, na mag-invest sa Olongapo. Ang vision ko ay magtayo ako ng economic zone sa Olongapo, hindi lang turismo, factories, manufacturing company, industrial, na pwede mong itayo. Pwede ka magtayo pa rin ng port na parang SBMA. Nagawa ni ALV na mag-manage ng malaking kumpanya ng kanyang mga negosyo. Halimbawa sa entertainment industry, kung saan marami siyang nabibigyan ng trabaho. Magagawa rin daw niya ito para sa Olongapo. Paghahawak ng isang syudad, ng isang malaking syudad, ay para kang umahawak ng isang malaking negosyo. It's about time na tulungan ko naman ang sarili kong bayan kung saan ako lumaki. Full support naman ng ALV Talent Circuit. Handa nang sumabak sa kampanya para sa laban ni ALV. Hindi lang siya manager. Isa siyang mabuting kaibigan, totoong tao. Meron talaga siyang puso para sa masa. Matulungin, mapagmahal, at mapagbigay. Hindi niya iniiwanan yung kung saan siya nagmula. He will still go back in the province dahil nandun yung puso niya. I guess that's one of the main reason kung bakit yung puso niya malapit sa mga kababayan niya. At pag gano'n naman yung hangarin ng isang pinuno mo, diba? Lahat ng concern, lahat ng malasakit, maibibigay mo sa bayan. Alam ko that it has always been your passion to serve and help others. That is why the people of Olongapo are blessed to have someone like you na gustong mag-serve sa kanila. May pakialam sa mga taong surrounding him. I think he could go the extra mile to become a mayor. Itong bago mong tatahakin na journey, I wish you good luck. And I'm sure marami kong matutulungan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market.
na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin, ha? Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.